Hapon, no, first day sa implementation sa No Movement Sunday. O karong adlaw ang pagpailawom sa general community quarantine. Traffic kay karon diha sa may Kayaga checkpoint, no? Isa sa mga entrance sa point diri sa province sa Cotabato, daghang mga nagsinguli gabi pagkataas pod sa pila sa mga dagkong mga sakyanan, especially sa mga wing van, no? Tungod naharang sila sa mga checkpoint sa probinsya. Ubay-ubay ni mga panghitabo, doon ay mga landslide pagbaha diri sa Kinabawan City na tala, no? Pakisilip ang ato ang Facebook page nga joyfm.tv, no? Ato nang na-post dito mga katinig ang mga pagbaha o landslide nga naitabo diri sa Dakbayan sa Kinabawan. Hinuon sa pagpatuman mga katinig diri sa ato ang first day sa Movement Sunday gahapon, usa ka barangay kagawad in town ang namatay human na iyahang gisita katong duha ka mga violators may barangay Singaw din his Dakbayan. No, ganyan nabati ninyo ang interview kang Lieutenant Colonel Ramil Huhilya. Karon atong siren mga katinig, kumusta ba ang first day sa implementation sa karon ang first day sa GCQ pero gahapon ang No Movement Sunday, no? Atong makahinabi karong buntaga kay taas na pudog kaso ang COVID-19, dunay upat ka mga Cotabatenyo ang namatay tungod sa COVID. Naasali niya si City o si Provincial IATF spokesperson og Action Officer Board Member Philbert Malaluan. Board, good morning si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning Sir Loy. Tanan nga katinig, North Cotabatenyo, isang maulan na umaga. Action packed ang Sunday kagahapon, but the most important is nakita nato ang unity sa Cotabatenyo. First time man sa history nato, even before during ECQ, nag-GCQ po ta last year, wala may na-implement nga ani. Karon lang yung kita nagpatuman o No Movement Sunday, and we expected nga maglisod kami sa implementation. Kaya grabe ang cases nato lately, pero nakita nato very unified ang North Cotabatenyo generally okay at na-implement natin ang No Movement Sunday. Aha. So sa amuang monitoring kagahapon po, no, nakita nato ang cooperation sa itong mga katawhan. Pero diris kinapawan na dunay na itabo nga usa ka barangay kagawad ang namatay kay iyang gisita kining duha ka violator. Unsa po nang report na nakaabot sa inyo, sir? Kumbaga sir, ang ganda na ng implementation, wala gid ta nag-expect nga gamay lang ang ma-accost, wala man tay na aresto, na detain, no? Even na mobilized ang tanan nga police, mga BPAT na to nga nag-cooperate tanan, og nindot ang pagpatuman sa ato ang checkpoints. Perfect na unta, almost, until dumating yung balita na 1:30 PM si kagawad Jim Boy Batislaon ng Barangay Singaw, Kidapawan City, biglang nag-collapse. Nung siya ang nakatao sa barangay checkpoint, outpost pala ng Barangay Singaw, Kidapawan City, na ay basta na lang nilusot nga dili taga Singaw. So natural, No Movement Sunday, imbis nga i-interrogate ka to nga tao dahil naging violator sila ng protocol. So indirectly, maybe because of emotion, kay may na-stroke naman si kagawad 10 years ago, tapos diabetic po di, biglang nag-collapse at declared dead on arrival dito sa medical specialists hospital. Natagaan siya og additional nga epinephrine nga mga jabs sa injection para ma-stimulate lang iyang heart, but sadly wala na gyud na revive si kagawad Jim Boy. So na ang kabalukal sir, isa ni ka pamilya sa mga frontliners, ang misis niya isa ka marasigan nga nagatrabaho sa isa ka pharmacy, iyang anak kay diri sa DOH na siya pero sa Kinabawan City Hospital na siya na-assign. Niya itong isang anak sa Kinabawan CESU na contact tracers, the monitorers na to. So isa ni ka dako nga kawalan o isa ni nga dako nga marka kay sayang ma-declare na sana natin na napakaganda ng implementation ng No Movement Sunday except for this sorry and dark spot nga pagkamatay sa isang kagawad. Pag-ingani nga kaso sir, namatay in line sa iyahang pagpatuman sa serbisyo, unsay posibleng nga mahitabo?
Ngayon po, we are going to forward this to DOH kung meron po tayong mga additional na benefits na pwede ibigay kay indirect cost man, sir, no? Ang natapo, hindi man siya na COVID. Hindi man siya na COVID. So usually, yung mga healthcare workers na may COVID, yun yung tinutulungan. Nevertheless, tayo po ay pinadala ni Governor Nancy Katamco doon sa Woodhaven. Kaya ang plano sa pamilya, 5 days nga haya. So, embalming, embalsamo, and then magbibigay tayo ng assistance from the provincial government papunta sa kanilang pamilya, Batislaon. Ang plano nila kay sa Balayman, Ilubong, ihaya ang pasyente for maximum of 5 days, and so be it, kay dili man COVID nga kaso. So, antayin natin kung ano pang ating pwede idagdag sa pamilya. Oh, kahapon nabatid ko, chinek ninyo ang mga boundary checkpoint natin. Kumusta naman ang implementation ng ating mga law enforcers dito? Yes, sir. We expected nga na yung mga violent reactions or na yung mga arrests along the border. Natural, sir, naagyo yung mga na-turn down, na-turn away nga mga sakyanan. So, for the simple reason nga, dili sila akma sa mga exempted sa ato ang No Movement Sunday. Amo na wala sila gipasulod sa ato ang probinsya. On ordinary days, mangod, sir, Monday to Saturday, karon nga GCQ, kining atong Monday to Saturday, kung upper ka, pangitaan kag ID or proof na upper, kung non-upper ka, pangitaan kag negative RT-PCR test last 3 days or vaccination record completed. Kung passing through lang ka, paningkamutan gid nimo nga ma-prove sa police nga passing through ka, kay i-monitor gid kanila hantud sa makagawas ka sa Pikas border. Kaya lang kung No Movement Sunday, sir, lahi po datong rules kahit upper ka pa. Kung wala sa exemptions under Section 18 of Executive Order 29, kung wala ka sa exemptions o katong gidungag sa Executive Order 30, di gihapon ka pa lihukon on a Sunday. So naay confusion sa uban nga tao, amo na naglihok sila on a Sunday and then na-realize nila nga dili di sila exempted, amo na gipabalik sila. But nevertheless, naging matiwasay ang ating implementation sa borders. Maraming salamat po sa ating Border Force Commanders o katong mga nag-duty nga PNP o Force Multipliers, nitabang pagyud ang mga BIPAT o ang mga Task Force African Swine Fever. Daghang salamat sa pagtabang po. Kagahapon, ang atuang mga bases nga naghatod sundo sa mga APOR na alang gihapon, bisa na yes. No Movement Sunday, kinsa ba ang pwedeng usakay diri sa mga bases ni? Okay, kay akining mga buses nga pang commercial katong ginabayran, sir, o kanang mga vans nga nagaruta diri sa sulod lang sa probinsya ato po di bawad. Kaya para ma-discourage yun ang movement sa tao, labi na kanang dili essential. Pero katong buses nga gikan sa LTFRB, libre din kasi yun ng LTFRB. Sayang din kung hindi natin patakbuhin kasi ang ating mga medical frontliners, labi na ng mga ospital, kanang mga rescue operations, kanang ato mga PNP, AFP, gitagaan o libre nga sakay sa ato ang LTFRB, gamitin na rin natin yung 18 na buses natin. In fact, yesterday, sir, nagsigi, nagsubudog ulan mga hapon. Pero naapay mag-duty og midnight, naapay mag-duty og mga afternoon, at least marami pong nahatid at nasundo umaga hanggang hapon. Para naman sa gabi, marami namang naghatid sa kanilang mga apor na misis o mga kapatid o mga ate o mga pinsan, at pinayagan naman natin yung mga pagsakay nila sa kanilang mga motorcycles, at least nasigurado natin ang direktiba ni Governor na ayaw i-hamper ang movement sa ato ang medical o healthcare, labi na nga mga frontliner. So unsay pwede buhaton? Kasi atong gina-expect nga ang katong mga naghatod sa ilahang mga pamilyang apor, pwedeng sitahon pagbalik nila sa mga checkpoint. Unsang pwedeng ma-advise nato sa ilaha? From the barangay na mismo, kay naamang gigkanto-kanto ang mga BIPAT, maayo kay naanay coordination dayon. So for example, kagahapon, pagpadulong pa lang, nasakay na nila ang mga frontliners, then kapano na, markado na siya, nga maghatod lamang. So gitagaan og pipila ka oras sa paghatod. Okay. So pagbalik, wala may problema. Nevertheless, sir, wala mantay na inkwentro nga reklamo gahapon, kay wala nakasabot ani nga part ng executive order. So sa mga wala nag-duty gahapon, tungod kay nagalanganin, ang dapat nilang buhaton before sila mag kung magpahaton sila sa ilahang mga parente sa duty, so kinahanglan siguro inform nila ang mga checkpoint o nakaman sa checkpoint nga ihatod lang ni para pag-uli wala ni problema.
Yes, sir. They all know kung kinsa ang mga security frontliners na nabina sa ilang barangay, mga dipat, mga kailanan nila. So it's just a matter of discretion. Kung baga, sir, dili man ta lockdown, dili man yung martial law or authoritarian regime, ang purpose giyod sa ato ang no movement Sunday kay mabutang giyod sa alimpatakan nga i-change ninyo inyong usual nga habits. Kay that is, sir, one case per week, perte ta kakulba, perte ta magbantay. Pero karon nga 7 cases per week, nisaka pa to 30 cases per day, na apay tayo nga 81 kaso kada adlaw, ang mentalidad, Sunday mong laag o dagat, Sunday magtagay o inom, nga bawal man, Sunday magawas pagyod sa atong probinsya, maski asa na naglagaw. Kaya may dalang mga virus pagdating dito, magkalat sa trabaho, magkalat din sa negosyo, magkalat sa bahay, kaya ang dami nating kaso. So the purpose of No Movement Sunday, sir, is not really to kill the virus. It's not automatic. Kung gusto nato ma-stop ang virus, no movement na lang ta everyday. But we have to balance the economy and the health. Kaya itong No Movement Sunday, lima man lang, it's just to instill discipline and to make sure na ang tao nakasabot, na it still boils down, number one, sa pagbalik sa minimum health standards o pagsunod sa mga protocol. Sir, kagabi nakatala na po dog taas nga cases sa COVID, 61 no ang reported cases at may apat na namatay. Saan po ang may pinakamarami sa 61 bagong kaso ng COVID at itong mga namatay, pati kumusta po ang status ngayon ng active cases natin? Gaano na karami po? Yes, ang active cases natin, sir, nasa 461, kana na ang pinakataas sa ato ang history. Kaya ang naka-recover gahapon, 33, daghan unta, sir, Loy, pero ang nadungag na cases, 61. Na atay areas of concern, for example, Kidapawan City, 22 na po gahapon, Mitsayat, 20, ang Carmen, wala pa natapos og dungag, 7, nag-lockdown naman yan sila, ang lang may 5, Arakan 3, then may tig-isa ang Kabakan Libungan na kinalapit Kawayan. Sir, kini nga mga specimen, nakuha ni sila mga May 27, 28, ang uban May 29, before the movement Sunday. So, kini, mag-expect ta, na apay mga specimen nga na-submit 28, 29, 30, nga wala pa na gawas ang positive, pero sure man yun ta, every time na atay masubmit, na 100 na kabuok, na specimen na amang yun dira mga 10 to 20 na naka-positive. So we expect more and more na ma-report sa picture. Ang peculiar lang, sir, dito sa Cotabato Province, daw daghan yun og mga mamatay sa atua. Parehas gahapon, Midsayap, duha kabuok, isa ka senior citizen. Magpet, isa kabuok, 47 years old. Og Tulunan, isa kabuok, 83 years old, babae, senior citizen. So, sa 100 plus na namatay na, sir, sa Cotabato Province, condolences, nagpadulong na 90, sir, ang senior citizens. So, the trend continues. Ever since, diri sa Cotabato Province, daghan ang matakdan na senior citizens at natural sila ang mahina ang immune system, sila po ang mamatay. Amo na ang pingan na to, ang ato ang mga senior citizens, mukhang hindi po sila ang original na nagdala ng virus, murag sila ang nadalaan og virus sa balay. Evidence of local transmission. Ito ang ating gustong i-stop sa Cotabato Province. Mas mataas yung mga nahawaan na nasa bahay lang kumpara sa nagdala ng virus, sir? Yes, sir. Kasi kung titingnan mo, sir, naatay mga 10% ka ng mga dala lang sa APOR. So, imported lang ka ng mga military. Pag-abot, positive. So, isolated dayon. So, di na makatakod, no? Pero na ay uban, halimbawa, nag-history of travel lang sa Sarangani. Niya, pag-abot diri sa Kidapawan, kaya natakdan niya iyang mama sa balay, natakdan po di iyang papa, natakdan ang kauban sa balay, ang pinsan niya. Kaya ni Ato siya trabaho, natakdan po ang katrabaho. So, could you imagine, sir, one lang unta na ang positive, na himo na 5, 6, or 7. So, mas marami talaga po ang mga natakdan kumpara sa original na source of the virus. While nagpatuman kita ng No Movement Sunday gahapon, napoy bad news nga nahitabo. Kaya katong mga pamilya nga gipailaom sa focus containment sa may sityo sa Yaban, sa Barangay Ilumabis, oy unsa tawag nini napektuhan sila sa landslide og pagbaha, no? Unsa situation dito, sir? Because na ay 4 nga active cases karon nga naa sa Sayaban, Ilumabis, so naka-focus containment ang ilang mga panimalay, dili ang buong Sayaban. Nevertheless, nakaagiman may clearly sa Sayaban kagahapon, sir. Pero lampas Sayaban, labi na itong road to EDC,
katong Bukawon, katong Anggi nga park dito, adu katong Purok 7A, 707, kanang Agko dito banda, nagsugod ang landslide. In fact, sa amo ang pagtuyok kagahapon ni Engineer Jun Duyungan, acting provincial administrator, daw delikado gani sir kay naadaghan ka ibang mga bipat, and then padayon pa ang pagbaba sa yuta nga naay dala nga mga punuan, mga dako nga mga bato along multiple parts of the road. Naay 20 lang ka empleyado ang EDC nga nag-duty, may na lang gani 20 lang kay Sunday. Tapos naay mga 250 ka pamilya estimate ni kapitan nga stranded dito sa Picas Bahin. Naa may grader nga gipadala, pero ang advice is dili sa tanggalon kagabi, is because makita gid namo nga very loose ang yuta. Ug magkalidsit pagamay base madiretsuhan pa ang yuta, madamay pati ang mga tao nga among pa-rescuehon, like naamagod ang mga bipat kagahapon duty. So the decision was gipatapos lang ang ulan kagabi, karon talidsit nga lang daw, at least mas may visibility. Ug on the way na pod ang ato ang lahi nga heavy equipment like the dump truck, o kung kinahanglan o payloader gyud para sa mga mas dako nga debris. Pero multiple ning mga landslides nga gamay sir, o dili gyud kaagi ang sakyanan padulong EDC. So unahon nato na karon nga adlaw nga priority mo adto si Governor Katamco o Ilumabis, siguraduhon niya nga ma-clear ni karon. O naapod tay balita ang landslide sa barangay de Mapako, Libungan, landslide sa barangay Bungulanon, Magpet, may eskwelahan gani nga natabunan partly ang isa ka classroom. O naapod tay overflow sa Kabakan River along Magpet and along President Rojas. O naday mga affected nga families. So magpapadala ng ayuda si Governor Katamco at pupunta din siya personally sa ibang spots ngayong araw. Dito sa mga pamilya nga gipailawom sa focus containment, kumusta? Siyempre, kabalo kita nga dunay virus na adiha nga ginabantayan. Ito pong mga pamilya na under focus containment, murag meaning nga ECQ ni, so naamay ayuda gikan sa gobyerno, o ang mga kapitbahay nila naaman po sila restrict kagawad, nagsigurado nga ang ilang panginahanglan mahatag po sa ilaha karon nga nagkalisod may no. So nalagyapon sila silang balay, nalagyapon sila silang balay, wala sila ni transfer. Sir. Wala tayo transfer nga himuon. Kahit katong landslide nga natabo, sir, more like on the roads. Unya kini mga tao naman sa ilang mga balay. Wala may balay nga na. Wala balay na naapektuhan na sa landslide. Pero wala, kining, sir, kining gihitabuan sa landslide board, mo ni siya sa katong mga gideclare sa una nga high risk after sa 2019 nga lindol, no? Sir. Actually, sir, blessing na gani. Kay daghan ng tagbalay dati, katong earthquake, wala pa nag-earthquake, pero katong naglinog, nagipahawa man sila. So, why nabilin nga balay dito? At least, walang taong injured or patay. Okay. Board, doon na kay mensahe sa mga katawahan. Kalabot din itong mga ginaisgutan karon, labi na nga dili pa maayo itong panahon? Yes. Ngayon po, tapos na ang No Movement Sunday. Nagpasalamat gid ko. Liban lang gid itong ngayon namatay nga kagawad. Very successful gid, Sir Loy. I really declare nga successful ang unang No Movement Sunday. Desidido ang Cotabatenyo nga dili na magkalat gid ang COVID sa ato ang probinsya. Karon, hantud June 30 pa ang executive order ni Governor Nancy Katamco. Let us remember nga naay lahi nga rules ang GCQ versus MGCQ. Padayon ta nga magbasa sa mga provision ni ini, naa sa Facebook page nga Governor Nancy Katamco, naa ang kopya sa EO sa inyong kapitan og mayor. Og kita, gusto namo ipahibalo sa inyo nga dili persecution or punishment kining among ginahimo sa amo sa inyo ha. In fact, we are invoking our right to promote the welfare of the people of Cotabato Province. Naa mi diri tungod sa tough love, nagmahal kami, amo na ginhigpitan kamo para maampingan ang inyong health. Para pag maampingan ang inyong health, maprotektahan ang ato ang ekonomiya. Padulong sa New Normal, North Cotabato, salamat sa disiplina. Salamat kayo, sir. Gamayong buntag. Thank you so much sa panahon. Apo. Mga katinig, inyong nabati si Board Member Philbert Malaluan, ang ato ang spokesperson sa Provincial Interagency Task Force on COVID-19. Daghan ang pangitabo nung kung diin murabag maunsa tawag nini, pero dapat kinahanglan gyud nga magmalig-on kita kanunay, no? Especially sa mga nagapuyo, mga katinig, sa mga apektado mga lugar sa landslide karon o gadiha sa mga pagbaha nga nahitabo, no? Amping-amping gyud kita kanunay, labi na niining dili pa maayo ang panahon kagahapon sa gipadalang mensahe sa kuwa
gikan sa tuwang pag-asa ni Charlene Hamiro, ang nagpaulan karon mga katinig tungod kini sa tropical depression nga si Dante, nga posibleng gina-target ni ini ang parte sa Mindanao, no? So mao na daghang mga pagbaha ang natala dili lamang diri sa tuwa, apil na sa uban pang mga lugar. Paunsa na lang itong mga gibaha na, no? Unang gibaha diha sa may lalawigan sa Maguindanao. Niadtong Biyernes nakita ang pagsaka sa tubig baha sa may Pagalungan padulong diha sa may Pikit. Dito sa may Lambayong Sultan Kudarat, no? Gibaha pausab sila, pila ka pamilya ang gipugos nga gipamakwit. Tinig ng bayan. Tinig ng mo nang kinahanglan amping gyud kita kanunay, no? Di kita mo kumpiyansa kay ang pag-ulan mga katinig, mao pud ni ang maghatag kanato og trangkaso. Unya ang trangkaso ra ba? Usa ka na sa simptomas sa COVID. Mo nang amping kanunay pakusgo nato ang pangdepensa, no? Maayog pud nga tumara nato na sa Yaki Herbal Capsule para makasiguro kita nga ligo na atong pangdepensa. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit ba? So, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na panahon na kung gitry ng iyahang produkto ang Yaki Capsule. I-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga negative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mao ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdaggo ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3, ug probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas, ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds, ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes, o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Balatian Impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayupan nas ganado sa produktong sigurado. MMV Stream New. Muabag pag asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibeng, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako ug maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Mga katinig, alas 6:27 na ang atong oras. Padayon kita ni atong programa nga Tinig ng Bayan. Ato paghihapon ni padayon na paghisgot ni ining gipatuman nga unang adlaw sa No Movement Sunday o karong adlaw sa atuang general community quarantine, no? Kay ang declaration ilawom dito sa Executive Order number 29 ni Governor Nancy Catamco. Ipailawom kita sa General Community Quarantine Plus No Movement Sunday. Ang pinakadako din nga papel nga gina adunay dakong responsibilidad karon
ang atuang Philippine National Police kay mao may nagaman no sa mga border checkpoint o guban pang mga checkpoints nga ginabutang karong buntaga sigun sa report nga atong nahipos gikan diha sa may Kayaga sa may parte sa Kabakan taas kayo nga pila no sa mga sakyanan traffic kaayo nasa linya sa atong komunikasyon atong makahinabi si kanunin nato gina-interview no si Lieutenant Colonel Bernard Tayong daghang kay trabaho ni si Sir Tayong so gibalik siya karon isip spokesperson para sa COVID lang sir may buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Luloy good morning ug sa tanan nga nagapaminaw sa Joy FM no again may buntag may naga-feedback tayo Loy no pa, sir. Hinaan ko konti ayan po okay na po yan yes Luloy ayan okay na sige sir ganito po kadalasan kagaya po ngayon napakahaba po ng pila no ng mga sasakyan bumper to bumper diyan sa may Kayaga at iba pang mga entry point natin sa probinsya ng Cotabato dahil kagabi pa lang yung mga malalaking mga truck ay hindi na pinagalaw dahil nga sa no movement Sunday usually ano ho ba ang nagkukos bakit tumatagal po sa pila yung mga sasakyan ano po yung mga kadalasang naobserbahan po ninyo at ano ho yung ating mandato doon sa ating mga tauhan na nagmaman sa field para maiwasan po na magkaroon ng mainitang argumento sa pagitan ng mga gustong pumasok ng mga kababayan natin at ng mga otoridad? Well, kasamang Luloy, no? Yung GCQ kasi medyo may pagka-stricto na kuha niyan, executive order. No? Uh-huh. As compared to yung modified general community quarantine, itong ating mga kapulisan Luloy have been instructed for quite a time. No? There were series of meetings, Zoom and face-to-face meetings no with the PD myself and including itong ating incident commander na si board member Philbert Malaluan and they have been instructed strictly to really check kung meron bang IDs for APOS no for APOS kasamang dulo you really have to check no kasi maraming napapagap na APOS when they are not no mm. This is one of the contributory things na nagkuhan sa atin no na nagko-cause ng yung snow moving snow flow traffic din sa may Kayaga na other borders natin. Mm-hmm. Second kasamang Luloy yung nanapos no. Kung nanapos kasamang Luloy, especially those who are coming from different areas, from different region, they really have to show yung negative result ng RT-PCR test. Mm-hmm. If not yung completed no certificate that they have completed the vaccination no yung halimbawa dalawa yung vaccination niya dapat complete siya so we have to really make sure na maipakita yon and this caused the delay no for APOS kasamang Luloy hindi naman masyado no our men on the field have been starting na mer scrutinize on the IDs should be enough no so yan ang nagkukos talaga Luloy dahil at the same, we have to be very sure no? Talagang maingat tayo. Uh-huh. No? Kasi ayaw nating mapasukan tayo ng mga tao na they are not supposed to be in our area. No? But for passing through, another thing na nagkukusin traffic is we really have to check. No? Passing through vehicles, individuals are allowed to just pass by provided that we could show proof that they are not indeed from North Cotabato. So, Luloy, talagang hindi natin maiwasan yung delay. Otherwise, pag hindi natin walang delay, walang hindi nagtatrabaho yung ating kapulisan. Hindi tayo totoo sa ating pag-implement ng Executive Order 29. No? Talagang ganun talaga. So, people who wants to go to their work, no? Want to go to their work, dapat maaga sila to avoid this inconvenience of passing through our borders. Dapat i-anticipate na nila na mababalam sila pagdating sa mga checkpoint. Definitely kasamang Luloy, but I'm telling these people honestly na this would not last long, no? This would correct. Only up to June 30, no? Depende so, situation. Be with us, be with the City Board of North Cotabato, be with the governor, no? Uh-huh. Be with the police. Dahil if we will not be doing this, no? How siya yung ating City Board? Walang mangyayari, no? Sayang lang yung
araw gabi na pinagpupuyatan itong crusting ng bagong iyo to really make sure that the cycle, the contingent of coronavirus in North Cotabato will be stopped or if not, will be minimized. Sir, opo, while tinitiyak natin na hindi makapasok yung virus dito sa atin o makontrol, makontain yung virus, eh gaano naman kaligtas o ano naman ang hakbang na ginagawa natin para maprotektahan yung ating mga frontliners? Kasi ang sabi ni Board Member Malaluan kanina, marami sa mga nagdala ng virus ay mga apur, mga frontliners natin at na nakahawa na sa kanilang mga pamilya. Sa mga nakikita ko sa mga checkpoint, mukhang kulang yung ating mga nagmaman doon ng protective gear, especially walang glove, no, naka face mask lang. Ano ho yung mga hakbang na ginagawa natin para protektado din po sila? Well, we have to look into that, no. Yung pag-usapan nga namin doon sa meeting with the PD is that yesterday was a test case, no. Yung that was the first Sunday. So kung ano man yung mga kakulangan na pupuna, nagpapasalamat kami dahil from there, no, we could learn our lessons, ma-rectify namin ano yung kakulangan namin. So, with that observation kasamang Lulu, it is assured that we'll be doing something to really protect our men on the field, no. Puputikahan natin sila through IETF and through the good governor, we might as well be providing them protective gears like itong mga PPEs for people on the ground, no? Uh-huh. So, that's a welcome development kasamang Lolo. On the part of the PNP, kasamang Lolo, no? The PD has now become strict on our movement, no? Yung napapansin, merong mga initial signs of COVID-19, no? Mga sinat, mga ububo at sipon, they're not prevented from going home, no? You have to stay in the camp. No, isa yun sa mga measures na ginagawa natin Provincia Leric. Aha. Sa pagman po sa mga choke point natin, alam natin na joint forces ito ng ating AFP, PNP, mga BPAT, ano? Ano naman ang responsibilidad dito ng iba na mga forces ho ninyo? Oo, mga augmentation troops natin na nagbabantay sa mga checkpoint. Luloy, kahapon, no, I was making some rounds, no. I was moving around the first district. I have reached up to Alameda area, Picawayan. Mm-hmm. Ito mga force multipliers natin kasamang Luloy have really played an important role dito sa especially dito new movement Sunday. As a matter of fact, kasamang Luloy, when I tried to enter in our area, halos hulihin pa ako ng BPAT, no. Not until na nagbukas ako ng I rolled my window at nakita lang naka-uniform ako at I was doing my job, no. Mm-hmm. Every nooks and corners of barangays kasamang Luloy, from Pikit up to Pigawayan down to Alameda area kasamang Luloy, makita mo talaga, no, walang makalabas, not even the families of the barangay chairman na head ng ating mga post multipliers. Nasa corner sila going to your barangay, to their barangay kasamang Luloy. So, yung mga post-multipliers na na-mention mo have really played an important role. Bakit walang wala, very minimal yung movement ng tao kahapon. Walang nakakalabas kasamang Luloy. Kaya, we extend our sincerest gratitude and congratulations to the barangay officials. Now, of course, hindi gagalaw yung mga barangay officials without the municipal mayor. Sila yung nagbibigay talaga ng strict instructions sa kanilang mga kinasasakupan. So, congratulations at maraming salamat po. At otherwise, we could not have succeeded in our first day of New Movement Sunday without them. Medyo kakaiba naman yung kahapon at simula ngayong araw doon sa GCQ. Nag-expect tayo na mas marami nang lalabas sa today, ano? Dahil definitely kasamang Luloy, but of course may mga provisions yan like in mga areas like grocery, there are only 30% allowed doon sa yung area, no. Kung halimbawa your area can accommodate 100 persons, 30% lang yung allowed this time, no. Maraming restrictions compared doon sa modified general community quarantine. So our policemen are fielded, no? Lahat ng halos lahat ng kanto andoon at because of this GCQ, masyado tayong straight naman, especially on the wearing of face masks and observance of health protocols, physical distancing and all of this sort, no? Kailangan ma-observe. Otherwise, there will be arrest na gagawin natin. So, hindi lang tawag rito, checkpoint ang babantayan simula ngayong araw, pati na yung mga matataong lugar.
para ma-implement yung ating minimum health protocols na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Doon sa mga violators, sir, ano, kasi matatandaan natin na sa Manila ay may mga nangyari doon na may namatay dahil pina-push up, pinaano sa dito sa atin, anong direktiba natin sa ating mga tauhan para maging maayos naman yung implementation doon po sa panghuhuli sa mga violator nitong health protocol. Well, nakasamang luloy, no, just in the case of Libungan lang, no, I call them ay yung mga meron silang local ordinance for wearing of face mask and this just a penalty of 500 pesos. Ina-impose nila yon, no? Wala nang kwan, wala nang kaso, but automatic na we have to pay a fine of 500 pesos sa mga face mask. For other offenses, ang daming offenses, local offenses natin kasama ng luli, at saka yung mga offenses na napaloob doon sa revised penal code, like disobedience to persons in authority, in the event na manlaban sila direct. So, we do not impose this, yung pagpupushap kasama ng lulo, yung pumping, which caused the death of several people in Metro Manila. We do not allow that. No? Uh-huh. Our regional director, our PD, Colonel Villar, doesn't allow this thing. No, these are barbaric things na i-apply natin. No? Uh-huh. These are things of the past and we do not apply things of the past in this province. Okay. At least para makasiguro lang naman po tayo, no, na hindi mangyari yung nangyari doon sa Manila. But anyway, sir, sa ngayon po ba may mga police ho tayo, mga frontliner tayo na mga police ang tinamaan din ng COVID? Yes, kasamang lulo, no. I just have to withhold their names, but two of our ranking police officials are still in isolation area in the province of Butabat. There are other four. Marami kasama ng lulu. As a matter of fact, no, we've got the sort of problem sa Mitsaya because the COP himself, no, is on isolation, on quarantine, no, nakalagay siya sa quarantine. Hindi pa naman siya positive, but he was in contact with positive persons on the ground with his position as chief of police. Maraming lumalapit sa kanya. So, kasama ng lulu, mga 30 personnel, no, ang naka-quarantine. But with few positive, and as a matter of fact, no, kasamang lulo, yung chief police of Libungan has been momentarily replaced on OIC capacity, no, ni Colonel Pido, yung ating mobile force company commander, no, siyang nagmaman ngayon, momentarily, no. Nagkaroon tayo ng problema because our policemen are doing their job, no, umiikot sila sa mga establishments, and by doing so, hindi naiwasan na nakakuha sila ng COVID, no, na nang sakit na ito na acquire nila. At least dito sa mga development ngayon, yung ating mga kasamahan ay alam na rin nila kung paano protektahan yung kanilang sarili. Yes, definitely kasamang luloy, no. Within the camp kasamang luloy, no. Technically, you cannot just enter any office without face shield and face mask, no. And without alcohol, no, without washing your hands. Masyado kami istrikto dito kasamang luloy, walang makapasok dito without passing through our scanner, no, sa kampo. And by entering offices also, hindi ka makapasok, hindi ka maghugas talaga ng mga kamay mo. Apo. Sir, maraming salamat sa panahon na ibinigay ho ninyo sa ating programa. Sa muli, magandang umaga po. Luloy, salamat, no, at sa lahat po ng ating tagapaginig, sa lahat ng sumuporta sa ating first New Movement Sunday. Maraming salamat po. Thank you so much po. Makakatinig inyong nabati si Lieutenant Colonel Bernard Tayong, ang atuang spokesperson, temporary spokesperson sa Provincial Police Office, no? Especially diri sa COVID-19. Kay siya manggod ang permintin na nag-a-attend, no, sa mga meetings, nag-inspeksyon sa pagpatuman ni ining mga health protocols, especially sa deployment sa mga tao nila. Alas 6:43 na, mga pulis naman gani, liguna, kumpleto nag-exercise, nangaigo pas COVID. How much more kita mga ordinaryong mga sibilyan, no? Nga kulang o ga-exercise. So mauna, kinahanglan, mag-amping kita kanunay mga katinig. Importante po nga ang ato mga kabataan, ha? Nga pakaunan po natong mga healthy foods.
Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang ihang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa ihang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya gipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pud ana niya Yaki pud niya oil nakaron niya basta nang taw busok na entawon. Iyan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mamalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sa yun ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet, tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itya naga-aper sa gadaan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako na experience sa paggamit ako sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din wala ming kaon. Pag patumaro ka ng buntag, mati paghapon yung kaon din siya. Dahil ipatumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Naulian ko siya, gutog yung naong ito. Burot na. Burot ang naong ito. Sayang kayo talaga yun. Daghang tambal yung kiyan. Isang tambala, sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox, guys. Parehas ako sa mga beginners. Payag yun siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:45 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita na atong programang Tinig ng Bayan. Samtang gipatuman gahapon ng New Movement Sunday. No? Way lihok ang atong mga katawahan. Doon na po inahitabo ang military o police operation. Diha sa may pikit ko tabato kung diin gipatuman kining warrant of arrest gi silbi sa duha ka magsuon nga mga leader no sa armed lawless group diha sa pikit Cotabato og uban ng tropa sa Joint Task Force Central no nadakpan kining mga magsuon nga mga suspect mas maayo atong siren pinaagi sa atong pakighinabi karong buntaga kay 602nd Brigade Commander Brigadier General Roberto Capulong. Sir, magandang umaga po si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Loy, magandang umaga at sa lahat ng mga tagapakinig. Oho, kahapon po habang tahimik ang buong mundo sa probinsya dala lang ipinatupad ng New Movement Sunday, ang inyong tropa ay naglunsad naman ng operasyon para isilbi yung warrant of arrest. Sino ho ba itong mga nadakip na sinasabing magkapatid na leader daw po ng lawless o armed lawless group? Yun nga Loy, no? Kahit na New Movement Sunday, pero sa amin, sa mag-military particularly, walang no movement. Basta servisyo, lalakad na lalakad pa rin yung ating mga kasundaluhan. Uh-huh. Yung nangyari kahapon, actually, lo, hindi ito kahapon lang. Ang aming operation dyan sa area ng Pikit, nagsimula pa last week. Uh-huh. Yung kung maalala mo after nung operation kay Karyalan sa Dato Paglas, opo. Nagkaroon kasi ng information na lumipat yan dito sa munisipyo ng mga barangay dyan sa boundary natin with Sultan sa Barungis at saka sa Pikit, particularly sa may Kabasalan area. Kaya nagkaroon kami ng operation dyan. Ang unang target natin, si Karyalan at yung kanyang mga commander dyan sa lugar. Kasama nga ito si, hindi pa itong mga tinira namin kahapon, itong si Marines na isang division commander ng DIFF. Ngayon, kahapon, anong isang araw, nagkaroon tayo ng information na itong si Marines, itong isang division commander ni Karyalan, and umabot dyan sa lugar ng Lagundi, Pikit, Cotabato, kung saan dyan naman naninirahan itong Bungay Brothers, kilalang mga lawless group ito sa lugar.
Kaya ito ng aming operation, parang continuation lang ng buong operation ng division laban kay Cariala. At kahapon, ito kasing lugar na to, Loy, mahirap talagang puntahan ito. Uh-huh. Kaya yung aming operation dyan, malakihan. Hindi lang ito pwede na siyang bilit lang involved natin. Kaya nagkaroon tayo ng joint operation, hindi lang ng 6th or 2nd Brigade, kasama dyan yung 90ID, under ng aking mabatal commander, si Colonel Mundalan, ng 34th ID, si Colonel Vilches, and then meron kami yung DRC na kasama. Kasama namin yung pulis ng Cotabato at Pikit. Kaya malaki yan to. Dahil nga yung lugar, una-muna, nasa loob ng Pikit. Oh. At yan nagpalibutan ng Mars. Kaya pag hindi ka na, kapag na-alert ang mga yan, takbo na agad yan sa Mars area, mahirap nang habulin. Mm-hmm. Kaya ang kahapon, dahil nga sa maganda kasi yung preparation natin dito, yung intel units, maganda yung kanilang input. Kaya nung hinabol namin si Marine, tapos sinabing nandiyan sa lugar ng mga Bungay Brothers, pinangan namin maigyan at naging successful naman. Ang resulta, talagang napuya sa matagal ito nagtago, umabot kami ng 6 na oras. Hmm. Nung pagpasok namin sa barangay nila, nung malaman nila nandiyan na kami, tumakbuhin sa Mars. Nagtago yan ng napin ng pagbarilan. Nagtago dyan sa mga water release ng Mars. Kaya mabot na mga ilang oras bago talaga siya napin. Bago sila napin siyang ma-aresto. Mag-sundet ma-aresto. So ibig sabihin po nito, may ilang oras din bumaba dito sa tubig? Oo, mga 5 oras. Mm-hmm. 5 hanggang 6 oras. Talagang ano lang sila, na-corner lang natin sila. Kaya napwersa talaga sila na lumantad na kupa-aresto na sa ating sundalo at mga militar. Mayroon daw pong nangyaring encounter din kasi yung mga tauhan nito unang nagpaputok against po sa tropa ho ninyo? Totoo yan. Kaya nga kasi yun ang kanilang hudet para mag-sialisan dyan sa kanilang mga bahay. Aha. Uh-huh. At mga lugar dyan sa barangay. Kaya yun ang unang naging warning. Kaya na kahit dalawa lang talaga yung nakuha natin. Mga kilalang mga leaders to ng dyan sa lugar. Hindi lang dito nag-operate yan. Habot yan hanggang sa Maynila. Sa ibang mga naging gun for hiring cut sila. Uh-huh. Nagamit na kung saan-saan ng mga women. Ang gaganda daw po ng mga baril ang na-recover kahapon? Matataas na uri ng armas po? Actually, yung nakuli lang namin sa kanila, yung dala lang nila, yung M16 at saka isang 45. Dalawang M16, isang 45. Uh-huh. Yung mga kagamitan nila. Ang nangyari kasi, sa kanila rin ang galing ito, yung mga baril nila dyan, pinagukulog lang nila sa ligwasan . Dahil nga biglaan yung pasok namin. Hmm. Na-expect namin kasi dyan sa base sa informasyon ng ating mga kapulisan at mga intel units. Hindi lang kasi yan ang baril dyan . Mayroon pa silang mga matataas na kalibre, may machine gun pa sila dyan. At yun pa yung ating pinaghahanap kung saan inulog ito dyan sa ligwasan. Oho. Sir, sa mga informasyon na karating ho sa amin, isa sa mga dahilan kung bakit mahirap pasukin yung area na yan, dahil may mga friendly forces din, yung mga tauhan na membro ng MILF. Nagkaroon din po ba ng na-coordination kahapon sa side po ng MILF? Yan ang naman ang pasalamat talaga namin sa MILF. Kasi uh-huh. Bago pa kami nagpunta dyan, nung nag-start kami ng operation dyan, kasama namin sila sa pagpaplano. Okay. Lalo na yung paghaharap kay Karyalan. Kasama sila sa pagpaplano. In fact, involved sila sa aming operation. Meron silang area na kung saan sila nag-blocking. Mm. So during the whole planning and execution, inform ang MILF. Kaya malaking pasalamat namin. Kaya nga naging successful ito. Isa sa mission natin kasi talagang hindi sila nag-ano. Hindi nagatubil yung tumulong para makuha itong dalawang loan ng mga leaders ng ELG. Ano mga particular na kaso pong kinakaharap ng mga ito, sir? Meron silang, ang kahapon, binasahan sila ng police, may mga
murder, prostrated murder, homicide, robbery with homicide. So, marami silang kaso na kinakaharap. Hindi, ito yung mga na-file na. Mm-hmm. Pero aside dyan, lumalabas, marami pa silang involvement eh. Na, kaso. May possibility na itong magkapatid o ang grupo nila ay involved sa mga patayang nangyayari dyan sa Pikit sa mga nagdaang panahon? Wala kaming, at least wala kaming ebidensya dyan. Uh-huh. Pero hindi kami magtataka kung involved dyan kasi every time na merong namamatay dyan, palaging pinuturo ng mga dyan nag-withdraw sa side na yan. Uh-huh. So talagang hindi posible. Uh-huh. Hindi posible. Hindi very possible na talaga involved sila sa mga patayin sa lugar. Uh-huh. Sir, may mensahe ba kayo sa atin po mga kababayan, especially dito po sa mga lugar na kung saan ay kumikilos itong dalawang magkapatid? Kasi ini-expect din po natin na may mga kasamahan pa ito na nagtatago ngayon dahil nga sa pagkakadakip dito sa dalawa. Maraming salamat, Loy, sa pagkakataon na to. Mm-mm. Ako po yung nagpapasalamat. Unahin ko na yung aking mga kasundaluhan na naghirap talaga dyan sa pag-operate dyan, lalo na ngayon na hindi lang may pandemic, kundi baha dyan sa ligwasan. So, naranasan talaga yung hirap ng pag-operate dyan sa ligwasan, Mars. Yung mga PNP, sa MILF leadership particularly, sa kanilang suporta. Uh-huh. Sa LGU Pikit, lalong-lalo na, sa kanilang pagtulong dyan sa aming operation dyan sa area ng Pikit. At higit sa lahat, sa mga local residents, sa mga residente, ng mga barangay na malapit dyan sa pinangyarihan, sa barangay Lagundi, Apualan, sa Manaulanan, Natilan, yung mga barangay na yan, kung saan din kami nag-stay dyan ng ilang araw, kami po nagpasalamat sa inyong suporta at tulong, lalong-lalo na sa naging successful nating operation na ito. Ito po ang ginagawa ng CISO 2nd Brigade. Ito po ay aming sinserong kontribusyon para sa kapayapaan ng ating lugar. Sa ating pagsasama-sama, talagang magkakaroon po ng napagandang resulta. Kaya sana po kayo ay inihilim namin, inirequest namin na tuloy-tuloy ang inyong pagtulong at pagsuporta sa aming mga programa. Dahil lahat po ng ito, ang unang-unang kikinabang ay kayo dahil ang servisyo namin ay para sa inyo po. Oho. Sir, maraming salamat din po ano sa panahon binigay ho ninyo sa amin. Next time pag-uusapan ho natin kung pwede po yung sa trabaho naman ho ninyo dito sa pagpapatupad na isinailalim tayo sa general community quarantine kasi mga tropa ninyo eh kasama doon sa mga nagbabantay ho ngayon sa ating mga checkpoints. Thank you so much po sa panahon. Maraming salamat, Loy. Magandang umaga. Magandang umaga po. Mga katinig ninyo nga nabati si Brigadier General Roberto Capulong, ang commander sa 602nd Brigade Philippine Army. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Congratulations po for the job well done sa successful nga operation no, sa pagkadakop diri sa grupo o sa magsuon nga sina Muntukan Bungay o si Walo Bungay, no, nga mga leader sa Armed Lawless Group diha sa may nagalihok diri sa Central Mindanao o nagatago diya sa may barangay Bualan sa Pikit, Cotabato. Alas 6:56 ang atong oras. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga matutungan Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa iglad niya ba? Kaang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Ah, okay na kay kuya. Bisag tiguwang na sa ilang gihapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata ugon retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Ligawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, isa ka minuto na lamang nahabili na itong programang Tinig ng